Hello everyone! Kamusta? Kamusta? Welcome pong muli sa Patrings Kusina! Gagawa tayo ng unique merienda gamit ang patatas. Ito ang potato roll! Tara na at magsimula na tayo! Para sa ating recipe ay gagawa muna tayo ng ating dough. So sa isang malinis na bowl ay mag-add tayo ng 1 cup ng harina. At mag-add na rin tayo ng 1 tablespoon ng cooking oil. Next naman, ang ating pampalasa, maglalagay tayo ng 1 teaspoon ng asin. Ngayon po ay mag-add na rin tayo ng 1/3 cup ng malinis na tubig. So gradual lang po ang paglalagay nito. Mix lang natin itong mabuti hanggang sa makagawa tayo ng dough. So ayan, tapos na tayo makagawa. I-set aside lang natin ito at let it rest for 10 minutes. Kanina habang gumagawa tayo ng dough ay nagpakulo na ako ng 3 patatas. So ayan, pag malambot na ay i-mash na natin ito. So pagkatapos natin itong i-mash ay mag-add na tayo dito ng 3 tablespoon ng rice flour, 1 tablespoon ng garlic powder at 1 teaspoon ng paprika, pero ito po ay optional lang naman. Pwedeng paminta ang ating gamitin. Ngayon po ay nag-add na tayo ng chinap nating spring onion at ng ating bell pepper. So naglagay lang ako noon para magkaroon naman ng kaunting kulay ang ating potato mixture. So katulad ng ginawa natin sa dough, ganito rin ang ating gagawin sa ating patatas. So gamit ang ating malinis na kamay ay magra-rub ako ng cooking oil. Yan sa aking kamay. Mukhang nasobrahan ng mantika ang aking kamay. Para hindi manikit ang ating patatas kapag nag-shape na tayo ng ating kapag gumawa tayo ng shape, ayan. Sundin nyo lang ang step by step na nakikita nyo sa aking video. Okay, ngayon tapos na tayo sa ating patatas. So dito na tayo sa ating dough. Isang malinis na lamesa ay nag-sprinkle muna tayo syempre ng ating harina, no, para hindi manakita ang ating dough doon. Pagkatapos ay i-flatten natin ito gamit ang ating rolling pin hanggang sa nupipis ito at lumaki ang size ng ating dough. Kung ikaw ay bago lang sa aking channel at hindi ka pa nakasubscribe, ay pindutin mo na ang subscribe button at ang bell notification para ma-notify po kayo sa mga next uploads ko po. So ayan, manipis na ang ating dough. Ngayon ay ilagay natin dito yung ating patatas. Ito yung magsisilbing sukatan kung gaano kalaki natin ikakat yung ating dough. So meron tayong excess dyan, tanggalin lang natin ito pero magagamit pa uli natin ito sa second batch ng ating gagawin. So ayan, kung nakita nyo, hiniwa natin ito sa gitna so para makagawa pa tayo ng mas marami, diba? Kasi medyo marami yung potato mixture na ating ginawa. So ipalaman lang natin ang ating potato mixture sa ating dough, then i-roll lang natin. At pagdating sa dulo, bago natin isara, ay mag-brush tayo ng kaunting flour mixture. Ayan, para mag-lock. So ayan, ganyan yung ating susundin na step by step. Nagpainit na tayo ng ating mantika sa ating pan. Kapag mainit na ay pwede na nating i-fried ang ating potato roll. Katamtamang lakas lang ng apoy guys, hawag masyadong malakas ang apoy para hindi agad masunog yung dough natin. Kasi ang mangyayari dyan, luto na yung labas pero yung loob ng ating dough ay hilaw pa. Malalaman nyo yung kapag kinagat nyo may puti-puti pa yung loob. Lutuin natin ito in 5 minutes sa magkabilang sides hanggang sa mag-golden brown ang ating potato roll. So ayan, golden brown na ang ating potato roll. Pwede na natin itong hanguin at ilagay sa isang strainer para ma-drain yung excess oils nito. Okay, dito na po tayo sa ating shout-out session. Shout-out po sa Bagasina family ng Camarines Sur, Jesse Boy TV, Delia Magpayo ng lokal ng Bulacan, distrito ng Bulacan, Clarissa Davies ng lokal ng Queens Row, si Shishila ng lokal na Tibungco, Davao City, Garlet Family at sa Antipala Family ng Bayawan Negros Occidental. I love you all, mamamwa!
Para sa kompletong costing ng ating recipe ay huwag niyo pong kalimutan na i-click ang icon na yan at basahin niyo pong mabuti ang description box po natin sa ibaba. Kung nagustuhan niyo po ang recipe natin for today ay huwag niyo pong kalimutan na i-like ang aking video, subscribe na po kayo sa aking channel. Kita-kits po tayo next week. Bye-bye!